lapit na mga madam ng MPL kay Saya Inyasu. Take it away. Game 2 of this best of 5 match. It is a battle between Season 2 champion against Season 4 champion. Para sa Season 2 champion natin, meron tayo niyang Popolin Koopa para kay Disenya, Ling for Yako, D, merong Uranus Essen on the at si Pew naman with that Johead. Yeah, pero medyo nagkatapikan yata sila dito sa may middle lane. Pero sabi mo nga, madam, kailangan nila ng someone na makakapag-keep nung kanilang buff. Ito na nga si sinimulan niya na then itong blue buff ni Ling para makatulong din later on. So this is going to be a TNK support para sa side ng Season 2 champion namin at natin. Alam niya na really working talaga ang isang TNK kahit support man, may damage pa rin talaga. Uh-oh. While the Season 4 champ, ganun lang din, securing their own buff, minding their own business for now para sa two teams natin. Pero ang pinaka-delikado kapag nag-mind your own business yan, mas mabilis lalakas dito si Yako or mas mabilis lalakas dito si Ling, mas mabilis siya makaka-rotate sa mapa. Sabihin natin pag nakuha niya na yung level 4 niya, pwede na siyang lumipad-lipad, pwede niyang bisitahin itong si Granger, which is medyo safe pa rin naman kasi may kasama silang Kufra. And ang ganda ng ginagawa dito ng Kufra at Granger na nasa top lane na Season 4 champion. Kasi si D, usually a Uranus, makikita natin, magki-creep cut yan at top lane, pero hindi natin nakita yung death at the bottom lane. Probably, nabarrage siya doon ng mga missiles neto ni Johead at the bottom lane para kay Kiel. Babawi. Iniikutan na nila itong sila Yaku sa top lane. And here comes the ulti coming from, wala silang matatay aside from Pusat and Low and Hell, pero okay. Kagura, and this is sabi ko na PNK, Renzi Oswell, masyado kang open, double kill para kay Ling at mukhang babalik pa. Here comes Kufra with a triple kill, bigyan ng maniac yan, may iiwan pa dito si Pusaken, nataya na nga, hindi, nakapag-flicker pa siya, hakabulin pa, hindi sila na-target ng tower dito, wala nang takbo dito si Pusaken, medyo nagsasayko na lang, pero and dito na, si Pew, gusto mo pa ba Ling? Gusto pa nga ng maniac, pero hindi na, sige sa'yo na. Sabi na, ayaw na. Sakabi na lang. Masyado nang yun, majejebait siya ako doon kapag tinuloy-tuloy niya pa rin. Sabi niya, okay na, hindi na ako mag-angas kung anong maniac. Pero ito naman, sa middle lane, we have a 3v1 ongoing right now. Tamang eject, galing kay Pew. Pero ang fire, dumidikit, madikit-dikit. Oh, look at that. Hindi na nga makakatakas. Pero babawi naman agad itong si Yako para sa kanyang kape. So may pasok naman dito, under turret. The members of Season 4 champion, tama lang naman na pauwi, so gutigang na yun. Pero grabe yung ating baka ngayon, no? Ang secure ng champion, yung Ling, hindi sila naman this time ang hindi tumitigil sa pagiging aggressive. Yeah, kailangan nila yon para sa side ng Season 2 champion. So knowing na may Granger dito, yung Season 4 champion, ayaw mong bibigyan ng window of opportunity na makakuha ng farm yan na mas mabilis kesa kay sa isang Ling. And knowing na isang Ling, kailangan talaga mas mabilis ka sa isang marksman, hamak na isang marksman na Granger na hindi naman ganun kataas yung mobility. Pero kasi masakit pa rin naman dito si Granger, malambot din naman dito si Ling, kaya naghihintay sila talaga dito ng opportunity. Kung may magbubukas na opportunity para sa side na Season 2 champion na pwede sila pumasok, na kaya nila pabagsakin dito the Granger, yung mga cores dito na Season 4 champion, why not, di ba? Kasi squishy lang din naman yung ano, dalawang cores dito ng season 4 champion, madam. Why not? So nagkaroon lang tayo ng isang post doon galing kay Joel sa side ng Season 2 champion natin. In fairness, ano, siya pa yung nagpa-post dito, pero siya naman yung nakakill doon kanina pa. First blood yun, di ba? Yung first blood na ganap sa bot lane natin. Hindi nga lang natin nakita kung paano, pero baka nga napaulan na ng missile itong si Xborg doon sa bandang baba ng mapa natin. Well, anyway, looking at the draft, no, lahat tayo bumoto sa side ng Season 2 champ, but window of opportunity for the side of Season 4 champion dito is yun nga, if mahuli nila na off-guarded itong si Ling, like for example, hindi available yung kanyang ultimate, tapos sabay se-setupan itong si, tama, suklay muna tayo dyan. Ikaw ba nang suklay na yan? Yes. Oo, madam, nag-inupas. Pa nga tayo. Oo, diba? Para sa MCI, bakit hindi? Yeah, window of opportunity, I think yun yung kailangan hanapin ng Season 4 champion dito para makuha nila ang Season 2 champ. Like yun, for example, walang ultimate itong si Ling, kailan yun. Pero looking at the KDA of 401 na si Yako dito,
Oo, maganda-ganda yung scores dito. Kumbaga ni standing dito ni Yaku kumpara sa mga course dito ng side ng season 4 champion natin. And yun ang talaga ang magiging basihan ng kung matataya nila dito si Yaku ng mga ilang-ilang beses. Kasi honestly, mahirap talagang hulihin itong si Ling. Ang may kakayanan lang manghuli dito kay Ling talagang as in total lockdown is itong si Cho. On the hands of Raplicia, by the way, na binanggit natin kanina na he might not be using itong si Kufra. Kasi Kufra ngayon is si Fuzakin eh. Then Raplicia, playing his classic Cho na ginagamit niya rin bukod sa Kufra, sa mga hindi nakakaalam. Kasi minsan, alam natin, Kufra lang yan, si Raplicia, pero no, nag-cho-cho din po itong si Raplicia. But anyway, yun lang yung kanilang magiging window of opportunity. Kasi final strat, sabihin natin, final strat pa din yung side ng season 2 champion natin, yung lineup with the Ling. Kapag ka siya yung may top network, siya yung may hawak ng top network, malaking bawas pa rin yun kapag ka siya yung nahuli. And malaking karagdagan yun para sa side ng season 4 champion. And might be makahabol dito yung Granger and also the Kagura. Wag lang talagang papataya dito si Ling. Which is pinapakita dito ni Yaku, hindi talaga siya nagpapataya, hindi talaga siya nagpapahabol. And muntik na actually, mabait siya sa top lane. Oo, muntik na siya magpa-psycho doon kay Kufra. Matindi yan din ng mga joke-joke ng ating ano dun eh, season 4 champion sa taas na mapa natin para lang mabait itong si Yaku. Pero fortunately enough nga, hindi nagpabait itong si Yaku. Naging mabait na nabait sa kanyang girlfriend, shout out. yung alam mo yung mga nabong pag-iibigan niya pala dito sa ano, sa ML. Hindi lang actually, of course, kaya ako marami na rin, ang dami. Ayoko na, naiingit lang tayo eh. lang. Pero ibang klase rin talaga, just like what you said, sino ba ang pang-lockdown dito sa ano? Na nakikita natin, tamang sipa lang, siguro galing kay Cho, or maybe itong payo, Kagura. Kay JP, kay Kagura, or itong set ni Fuzaken. Pero ang isa sa mapapansin mo, wala tayong hard lockdown, diba? Hindi na wala tayong mga katulad ng stun, or yung mga panghuli kung ano meron si Silvana, wala tayong ganun. Matatagalan siya makulong aside from the Way of the Dragon neto ni Raplicia, no? Pero grabe naman yun, madam, yung ano, nabanggit mo na rin yung pag-ibig. Ano yun, ah? So parang sinasabi natin na pag pro player ka, parang ang taas ng chance ang makakita. Oo, parang ganun. Parang ganun. Totoo lang. Hindi kasi, di ba yung mga ano, yung mga athletes natin, like kunwari sa basketball, di ba parang gwapo mo kapag ano eh. Pag-atleta ka eh. Pero parang ganun, ng ganung level na rin tayo dito. So plus points. E-sports. Oo, plus pogi points. Kumbaga. Kaya pagka, ano naman, pag female, parang ganun din eh, pag female player eh, no? Plus ganda points. Plus ganda parang points. Parang ganun din, oo. So, pagka pro player ka, nakakaganda, nakakapogi. Piling ko caster din eh. Kasi ang mga intro ng mga caster, mga nagagandahan at nagpopogi ang caster. Di ba? Piling ko, bilang din tayo. Bilang din tayo doon, madam. Magpabilang na lang tayo. Makisingit na lang tayo. Pwede makisabi. Parang ganon. Pero ito, kasi, yung drop nila, napaliwanag na natin kanina yan eh. We're just waiting for the actual game na kung ano mangyayari doon sa mismong game natin. So, kumbaga, itong mga teams na to, na magkakasama sila, grabe naman yung itiyan dito ni Koya nyo. Pero, yun, no? Nag-yun yata yun, eh. Tinago niya lang, eh. Hindi ko, alam mo, isa sa mga tanong ko, kung naligo na ba itong mga to? What is ligo? Oo. Kasi yung isa na, nasa, ano pa, sa kama. Ito, Piling ko sa lahat ng naglalaro ngayon, piling ko si Desanya ang naligo. Kasi piling ko si Desanya yung tipo ng tao na hindi siya mag-i-style ng buhok niya nang hindi pa naliligo. Piling ko lang. Piling ko rin. O pwede niya ring strategy yan, mag-aayos ng buhok, pas kunwari lang naligo. Ano ba, pag-usapan na natin ulit ang ating laro at etro at ulit yung bakbakan. Nakikita natin dito si Cho. Uy! Yep. Going back dito sa ating laban, continue na nga. I mean,
Ituloy na natin ang bakbakan between the Season 2 champ and the Season 4 champ on the Game 2 ng for MCI. And mukhang nagkakaambahan nga sila dito at the middle lane. Lamang, as of now, yung Season 2 champ natin in terms of the kills. Pero yung network natin, medyo dikit pa nga. Pero grabe naman dito si Pew. Nabasag niya agad yung Piraga Armor. Andito na, Yako, inihanda ko na sa'yo. One more hit para kay Pew. Pero, I mean, para sa X-Borg, pero buhay pa rin. Pero going for the Tempest of Blades, Rapplesia, nagsakasaykuha. Rapplesia pa nga ang matataya with Unstoppable para kay Yaku. Sidestep, sidestep lang. Hakabulin pa nila dito si JP na nanggaling sa likod. Itong si Hylos kasama si PNK with the double kill. Tamang parkour and Kagura is dead as well. And syempre, dalawang objective ang pwedeng makuha ng champion natin right after getting that kill against Season 4. Makukuha nila yung pag-o, makukuha nila yung tier 1 third sa baba, pero mukha sa taas may mukha mababawian si D. Pinasok ng dalawa dito, and of course, bawi ang isang tore ng Season 2 champ natin. Pero, for the meantime, may nag-aabang sa bush, Rapplesia. I think vision niya lang to, hindi siya pwede atong makapag-go dito. Ginoo niya nga! Kasama sa oh, pupa, pero trying to defend lang sana, pero wala na eh. Dalawang siege creep yung doon sa may meeting eh. Yeah, ang dami din doon na, dami din doon tao coming from Season 2 champion. Pero Season 2 champion, kailangan nila magtuloy-tuloy sa ganitong phase, kumbaga, kung ayaw nila makabawi dito yung Season 4 champion. Naglabasa na nga ng alas, pero si Pew, trying to invade, and even securing yung blue with the flicker, walang matitira. Walang ibibigay, walang ititira, walang papataya para sa side ng Season 2 champion. Sila ang ano, sila ang nagtatag your it. Para sa side ng natin, pero yung top lane, madap. Ito na nga, pumasok na. Mukhang walang malakas dito sa apat. At eto, Fuzaken, hindi ka na makakasurvive dyan. Medyo binuhos halos lahat doon ang skills natin. Kasi medyo makunat-kunat itong si Kufra. Pero eto na nga, si Cho, of course, dito na itutuloy yan. Medyo tutuloy nga. Hindi, tama po, poke lang. And yeah, ang next target nila para sa side ng Season 2 champion natin is gonna be the top lane. Papabagsakan na nila yung Silver Tower dito, pero nasipan nila dito etong si Hylos, pero that's a tank kasi. Tapos of Blades, gagamitin din ni Link, parkour-parkour na naman, and target nila is gonna be etong si Rapplesia. Rapplesia na wala ng Way of the Dragon with the Godlike Streak para kay Yaku, and going for more. They're taking the tower, Kagura may iwan dito, si JP, Fuzaken will be there as well with the Bouncing Ball, pero matataya nila dito si Yaku kasi hindi siya makapag-dash out doon. Renzio, going for the normal on D, and even naiwan dito si Nilania dito na wala na rin nawala with the Dead Sonata. Nakabawi naman kahit papano dito yung side ng Season 4 champion, madam. Oo, meron ng one death dito si Yako, so I think mukhang magdedelikado dito ang Season 2 kung magpatuloy yung pressure nila mula sa nakuha nilang turnaround ng tables doon sa taas. At eto na nga, Turtle will be secured by Season 4 champion. Sabay, kuha naman lang sa object sa gitna ng mapa, dadalawin pa nga. Actually, tatlo, yung turtle, yung tier 1 turret sa gitna, tas isang casualty, and hindi pa matatapos ang laban dito dahil ba Season 2 champion, sabay padlock, tatlo, patay para sa side ng Season 2 champion natin. Renjo will fall down, wala nang Granger para sa side ng Season 4 champs. Pero Fuzaken, bouncing ball pa naman dito, pero sabay kakagatin dito ni Kupa, wala nga lang buhay. Sabay habol naman at mga ating Joed, Few with the place together with Yako, trying to take it. Eto na, JP nakakuha pa rin dito ng kill at nakasurvive pa. Medyo matindi ang laban natin dito. In fairness, puhalitan. Alam mo, ang heavy ng psycho, ano, ng psycho moves dito na side ng Season 4 champion. Ha? Alam nila na malikot masama pa dito itong siling. Pero grabe yung mga sidestep nila. Sige, huwag tayong patuya, huwag tayong pahuli. Pero sipa para kay Ethon or kay Ethon, and kasama pa nung last insanity, enough nga ba yan? Even high loss nila pag niya na dito yung kanyang carpet, pero babawit pabawi yung Season 2 champion nila sa ultimate champion from King. Magpo-fall back na so far etong S4 champion, na pabagsak naman nila dito yung high loss, pero they're opting for more para sa side ng Season 4 champion. Nandito pa rin naman yung mga core nila, kasama ninipis na lang yan, natitira si Yaku low on HP, wala na din yung ulti, hindi na rin niya nakahabol, and siya pa nga yung hahabulin dito si Fuzaken. At wala nang kasunod or wala nang kasama dito si Fuzaken, munti ka lang mahuli dito si Yaku, hindi enough etong bouncing baby ball ni Kufra to take down etong sinding na nananak. Tapos andun si Popol eh, no? Para mangagat, para maglagay ng trap, and eto place dyan sa mapa natin. Ang laking tulong din talaga, okay, kung walang Selena. Eh, in fairness ha, may Selena pang pwedeng ipick mamaya ang Season 2 champion natin. Sa bagkus dito sa Season 4, wala na. Pero teka lang, may makbakan ulit sa baba
ng mapa natin dito. Nako, hindi naman. JP, mapamatay naman si Few, pero may kapalit natin ba? Pahabol pa ba niya ako? Double kill, yes, indeed. 2-for-1-3 tayo dun sa bandang baba ng mapa natin. Pero dito, sa red buff area ng support champ, okay, hindi nila itutuloy. Sabi na nataba na medyo masyado na maasin. Basta nakuha na natin yung objective natin. Tapos na yun. Yeah, tama pa na. Yoko na. objective lang. Ang minamata dito din ng season 2 champion kasi overextending hindi talaga dapat nila or hindi talaga dapat ginagawa yan unless na lang talaga na may laban or may kunat talaga yung lineup nyo. Ang may kunat sa kanilang lineup is yung Uranus nila and yung Hylos. Ayun, nakita. Ito yung advantage ng may PNK ka. Meron kang vision na hindi mo kailangan pumunta. Parang si Lina siya low-key si Lina eh. Ayan, alam na nag-kagat-kagat. Kagat-kagat, pero here comes the initiation. Naghihintay lang kung sino unang papasok, kung sino unang manghuhuli. At ang hirap dito, parang hirap ni siya. Ang lagi niya nanghuhuli ng Way of the Dragon niya is always si Hylos. Oo, napabagsak nila si Hylos ng Wise, pero hindi naman si Hylos yung pinaka-importanting kill. Ang kailangan nila dito is itong si Ling. Pero ito, face-taking lang ulit sa may damo, sa may bandang jungle at auto-game. Champion, pero si Yaku, nag-aabang lang din na makakuha doon sa may likod. Napitas niya na dito si Granger with Unstoppable and followed by the Kagura na napaulan nandito ni Pew with a double kill na on that link. Diving into the tower, they want more para sa side ng S2 champion natin dito. Rapplesia trying to run away. Rapplesia hindi na rin siya kakabulin masyado ng malalim yan. Doon na lang tayo kay KLBJ na sinuzone. Sige, nahabol dito ni Eason. Rashata ni Eason itong siya ni Eggberg eh. Detalat na, pero Rapplesia, muntik-muntikan pang matayan ni Pew at the bottom lane. Tamang tagal tapon sa lang. Tagal sa baba. And KLBJ is dead with a godlike once again on that link. 14-1-5 and pumakatok na sa inhibitor turret dito yung S2 champion natin and Rapplesia doing his best para makip yung kanina tower. He even killed etong si D and madedep pa nila etong middle inhibitor turret nila. Pero ang magiging kapalit naman yun is gonna be the Lord na masisikip sa Lord. Well, ang ganda rin naman ng bite. Kahit namatay doon si Uranus, ang ganda pa rin ng bite time na ginawa ni D doon kasama si Few, yung ating Johed, ano. At least nagkaroon ng space for Season 2 champion na makuha ang Lord. This time, hindi nila pwedeng sayangin to kasi medyo napansin natin, no, kaya mang Season 2 champion, kahit pa paano nakakapalag-palag ang Season 4 champion natin dito. Looking at the kills pa lang na hindi naman ganun kalayo. Yes, may gap, pero hindi siya yung very dominating match na 120 or 220. Mm-hmm. Pero dito, they have to be very careful pa rin. Kailangan lang suritin ng Lord, kailangan lang makakuha ng objective at eto, magseset na. KLBJ nag-advance na ito, trying to zone out the members of Season 2 champs. Nawala ang Lord, di siya naka-objective. I think medyo nasayang yun. Sa tingin mo ba dapat nag-push na lang sila sa top and they have just let the Lord go sa mid? Well, kaya pa rin naman nilang mag-push at the top lane para sa side ng champion. And call yun para kay KLBJ para mailigtas yung middle turret nila. Well, hindi din nagtagal masyado kasi napabagsak din after all. Itong middle inhibitor turret, dalawang turret pa rin yun napabagsak dito ng Sinus Season 2 champion and they're trying to get this kill on D na naiwan at the top lane while yung apat sa Season 2 champion natin mukhang inaaurahan naman nila dito yung bottom lane na close dito yung mga creeps nila or mga minions na the bottom lane pero na-check na naman yung position dito ni Rapplesia with that trap ni Kupa, ni Popol rather. Ginagat-gagat ng aso, si Pusakin. Pero ginugulo lang nila eh, itong Season 4 champion natin eh. Ginugulo lang nila, nire-reveal lang nila kung nasan ba yung mga position dito ng Season 2, na Season 4 champion natin. Habang nag-pressure lang din sila ng other lanes for the side of Season 2 champion, madam. Yeah, feeling ko pa nga mas magkaya pang i-pull off ng Season 2 champ to ng mas marinis kasi they got a very mobile hero sa lineup nila in the form of that Link. Kumbaga, kung titing minimap natin, mas gusto mo pa mas parallel yung flow ng minion wave natin diyan sa bawat lane. Pero so far, halos kanina hindi yun nakikita natin. Pero ngayon, binabalik na nila yung pag-balance natin dyan. Pero I think may action dun. Action Jackson sa lahat ng mapa natin. Rapplesia will fall down. Pusakin. Susunod na nga ba? Medyo makunat dito. Medyo may stun flicker out. Naku, eto nga si Few. Sabay pasok. Makakakunang kill ang ating Uranus on that D. Sabay pasok na Yaku dito. With an ultimate lead. Kagura will fall down. Will get deleted sa ating mapa. Yeah.
yung patience na coming from Yaku na pagtipid nung kanyang uli. Kasi alam niya papasok pa dito itong si KLBJ with the last insanity para hindi ka mataya. Doon ka nga naman sa ere kung saan invincible ka as a Ling. And they are going for more pa nga dito. They're trying to take this turn to the top team. And pinasok na naman nila dito KLBJ with the last insanity. Napayaan na dito si Desanya. Desanya is dead. Pero ang magiging kapalit naman yan is gonna be the turret at the top lane. And mukhang go-go pa sila. Meron pa silang Lee. Meron pa silang Ling. And medyo nung health dito itong si Ethan. Pero hinahabol sila dito sa season 4 champion. Pero okay lang. That's a Ling. Ika-counter pressure niya lang yung ibang lane habang hinahabol dito si Ethan. Sige, ikaw yung magiging bait. pahabol ka, push ko yung ibang lane. Parang ganon. This time, si Yaku na yung nagsasycle. No? Sinayko nyo ako kanina, early game time. Ha? Kayo ngayon ang sasycling ko. Habulin nyo ako, hanapin nyo ako. Pero si Pani natin, si Yaku na yakap ka. And the first down, pulong-pulong. Na, etong si Yaku. Yaku is dead. Apat, laban sa isa, kaibigan. When yung pagkasipa na pagkasipa, nakita mo yun sabay pasok, sabay assist ni Fuzakin doon with the Kupra. Hindi talaga nakana eh, kasi nandun na rin mga kampi nila to deal the damage. Pero tingnan natin, Lord is up. Sasamantalihin ba to ng season 4 champ knowing that wala si Ling? Mukhang oo. Oo, kasi wala silang pang-burst down dito. Pero tatry pa rin na bigyan ng problema ng season 2 champion dito, yung season 4 champion, napatay naman nila etong si Pew. Pero they're going for more. May iwan dito si Didi na nasunog and Kagura to take that kill. Raplicia going for Desanya. Desanya, he's still alive. Nastun niya dito etong si Raplicia or nagkaroon pa siya ng armor rather para sa isang PNK. Pero at least nai-interrupt nila yung Lord na gustong dito ng silence to the champion. Pero may nag-award ka na minions at the top lane. Andyan naman itong si KLBJ to protect that. Pero Ethan mukhang mamamatay din in the hands of this ranger na napakasakit na. May farm na so far. Itong si Renzo may sama pang red buff. Now they're waiting na lumabas dito si Ling sa mapa kasi Raplicia. Meron pa siyang Way of the Dragon. Okay lang daw na low on HP siya. As long as mai-lockdown nila itong si Yaku to take that kill on Yaku is very, very essential. Or Kailangan dito ng Season 4 champion kung gusto nila matake talaga dito yung role. Pero ang ganda ng pag-aklas ng Season 2 champion doon para maiwasan ng Season 4 champion na makuha yung Lord. Ang laking ano kasi nun eh, potential for Season 4 champion na makapag-go for a push kapag na-secure nila ito. But yeah, risky yung play na ginawa ng Season 2 champ doon para pigilan yung Season 4 champ natin na makuha yung Lord. Pero ang tanong dito, ito na nga ba? Na-clash mo kung i-reset na lang nila dito yung Lord natin? Pinapatag lang nila yung Lord dito to know kung saan nakapwesto dito yung Link sa manggagali. Pero mukhang muli tatayan nila dito si Pew. Pew is still alive. Renzo is still alive. Rather, Pew is dead. It's either you and me, you or me. Pero Yaku finding the right target. Renzo masyadong isa lang kami. Napabagsak nila dito si Renzo and Yaku, he's still alive. Parkour pabalik, pero hahabol pa nga ba dito si Yaku? Wala na siyang ulti eh. Medyo delikado na yan. May sipa pa dito si Cho. Hindi na sila mag-overextend pa. One for one exchange. Napatay na nila yung gusto nilang patayin. Pero ang defensa dito is going to be BD is dead. Pero mega kill para kay KLBJ. Desanya is maybe one. Sa may bandang likod, Desanya nagkaroon pa ng armor. Raplicia. Gigil na gigil kay Desanya. Pero hindi na dapat siya ang kanyang hinahabol kasi si JP. Tayang-taya na ni Yaku. Another type of supplies. Napakaganda. Mamba out do ni JP. He's still alive. Yaku, parkour out. Ayun na si Raplicia. Pero hindi na. Itong bling na parang hito sa dulas. Oh man, alam mo, ang daming plays doon na ano, nakakataas balahibo ha. Pero grabe naman yung pangahabol dito. Hindi pa ba tapos si Cho sa pagdol dito? Na-meet niya na si Joed, pero syempre, that's actually a Cho, so kaya-kaya tumakas niya. Well, anyway, nakita natin doon, medyo nagdelikado yung Ling natin. Pero ito lang, Ling again with the energy that he needs going for the team fight right now dito sa blue buff area ng Season 2 champion natin. Very low si Pew, makakasurvive pa nga. So, teka lang, si Esan, mabout yung top ng Season 2 champs natin. Pero si Fusa, kaya napakakunit ng mga frontliner ng Season 4 champ. Pero ito, ang ganda ng patabay na ginagawa Season 2 champion natin. Although yes, namatay. Pero look at the main wave sa top at saka sa mid lane natin. Dalawa main. Alam mo, buti hindi super minions to ha. Buti hindi mega minions to ha. Ay! Tatapusin na! Tatapusin na! Hindi na pinag-season 2 champion. Bring to the throne para sa side ng Season 2 champion. Bakit kami makikipaglokohan sa inyo dyan?